Yun yung parang pang last man mo ng pwedeng last pick nung kalaban. Unlike dati kasi, uy, lala na, last pick na. Sige, okay na yan. Gucci na yan. Tinasan pa nila lalo. Nagbago yung strategy. Uh-oh. Nagkaroon tayo ng last picking strategy. Yun yung sinasabi natin. Yung paprotektahan nilang right clicker. Terror Blade. Shoutout kay Eliza Taylor. Ina naman sa terror si Eliza. Kasi nandito si Wolf eh. Tine-terrorize ba ni, ano, ni Eliza si Wolf? Lagi. Lagi tine-terrorize. Kawawa naman tong Wolfie boy natin. Kaya nga nagkakasakit yan eh. Kawawa naman tong Wolfie boy natin. Pero eto, ano kaya ang possible last pick for Neon Esports? Ang kulang nila dito pre is either a mid lane or an off lane. Kasi yung pack pwede mag-off lane eh. So, sa tingin ko mid na yung pack dito, Brad. Tapos ang off lane na lang ipipiliin nila. Ayun, off lane nga. Pero pwede rin namang mid ang Mongo, sir. Depende sa kanila. Pero feel ko, let's see. Maganda yung mong. Si Yaha mag-mid pa rin siya eh, using the puck. I don't think na, kung hindi talaga ma-force ang hand dito ng Neon Esports, hindi nila ibibigay kay Yaha yung Magnus. At saka maganda nga dito yung Magnus. It's a good pick against the Terrorblade because for sure dahil doon sa kanyang ano tawag doon? Empower. Uh-oh. Sa kanyang empower, meron siyang tinatawag na Cleveland Cavaliers. Makiklib niya yung mga illusion ng Terong Blade. Ang kailangan ng isang matinding reverse polarity ng Neon Esports dito to go with the combo ng Dream Coil plus yung rapid fire ng Dream Coil if ever na umabot na tayo ng super ultra mega late game. Pareng Asuray. So ito na guys, best of 3 series na tayo ngayon. This might be the last game of the night. Kasi hindi ganun kaganda ang performance ng SG Dragons. Although, of course, it's the best of 3. Meaning na kung gusto nila manalo, they gotta go for that reverse sweep. Neon Esports looking very damn strong sa kanilang first game. Tingnan natin ngayon kung mapafinalize ba nila or mako-close off ba nila itong best of 3 na to with a strong finish sa game 2. Tingnan natin dito. Shoutout sa lahat na nanonood sa atin sa twitch.tv/MineskiTV. Maraming salamat. Yappy. Nag-dinner na ba kayo? Mag-dinner muna kayo. No, it's only 7 p.m. Pwede na. May mga tao pa rin na 8 p.m. pa rin nagdi-dinner. Basta kayo, kung ako sa inyo, punta na kayo sa screen ninyo. Bibigyan namin sa inyo ang isang matinding laban. Kami ang inyong hugot salamin lords. Pakilala na natin sa side ng SGD. We have PZ as the Terrorblade, DJ as the Abaddon, Nazo. Direct patingin ako direct. Nazo as the Venomancer. Si tropa nating Reed ang Nyx Assassin. And si Genuel ang Shadow Shaman. And of course, for Neon Esports, Nando, na naka-SBN kanina, mag-live steer naman ngayon, Yamaguchi, nag-play as the Rubik, Lucify. On the Slardar, Yaha! Napakaganda na kanyang pack kanina. And pack! Pack again, pack lord dito. And si Magus. Ewe. And the Ewe. The Oplane, Ewe. The Philippine Oplane nung Dota 1. Sino si Woods dito, Derek? Si Nyx. Si Nyx, alam mo si Woods, nakalaban ko yun sa mid lane, pre. Ano nangyari? Takis versus Pac, dinurog ako. Direct patingin ng Lash, ayan ang yun, first blood, mga kaibigan. At ang ating pong cameraman ngayon ay si cameraman... Si Flo G. Flo. Cameraman, Wolfilicious, Papa Ball, mga kaibigan. First blood goes to SG. Hindi pala dapat Flo G pangalan niya. Ano dapat na? Flo T. Oo nga. Flo T. Flo Taylor. Ayos ba yan, Wolf? Ayos na ayos. So eto mga ito pare, nakuha ng magandang strategy ng both teams, getting bounty runes. Tamang tabla lang tayo ng bounty runes dito. Interestingly, yung bounty runes kasi natin sa patch na to, pre, very risky. Pwedeng-pwede na siya kunin ng position 5 and position 4 ng mabilisan. And yung off lane ng kalaban mo, pwedeng-pwede niya rin i-counter go. So sobrang risky na dito for the off lane, mas lalong risky sa off lane. Kumuha ng bounty rune. Pero ito for the meantime, oh, this is the gank. Illusory Orb. Medyo na body block ang ating Venomancer ngayon. Mamba out? Nakapag-mamba out ng Venomancer. Excited masyado yung pack doon, pare. Pero ito. Oh, nice. Nice. Cover in para dito kay Mr. Mongosaur para kay Nyx Assassin. Yung ginagawa kasi ng ibang mga Magnus, di ba, pipili... Start pa lang, pipiliin nila yung Q-skill nila, diba? Pero yep. Yung mga experience talaga, holding off para lang pantakas. Oh, pero teka lang mga kaibigan, mukhang mahuli dito ang Venomancer. And the Venomancer will go down sa kamay ng Slardar and the Pack. Alam mo kasi, parang old school technique na yan. Well, bilang normal gamer,
ay normal Dota player. Normal game. Lagi akong naglalagay ng skill na agad sa level 1. Pero kumbaga very old school ano na yan eh, philosophy ng mga pro players na huwag ka muna maglalagay ng level 1 sa Dota kasi malay mo kailangan mo ng leap, malay mo kailangan mo ng scorer. Magkaroon agad ng clash na matindi. So ayun yung ginagawa. True that. Pero nung hindi tayo tumitingin sa top lane natin, nakita natin Abaddon actually was dropped down. Nando might be in a very bad spot as hinahabol siya ng Abaddon sa top lane. But will this engage bottom side naman? Reed flanking a little bit onto Ewe dito. But Ewe, kaya like you said, meron siyang skewer. Kaya makakatakas naman siya if ever. And that is a Magnus. Kaya medyo mataas ang kanyang HP. At level 2. And of course, alam natin yung Magnus. Kahit na even though hindi siya mag-farm ng creeps, meron siyang wave. Pero ayun. This is bad. Ina-attackin din may dragon, no? Ng dragon. Ang ganda nice ng stun. Crash, though. Kinuha niya lang yung bounty fresh, pre. Teka, nag-heal siya. Ang ganda, nakapag-heal dito. Plus, slithering crash. Slithering crash. Grabe, buhay ata to si Lucify. Buhay nga. Ibang klaseng galawan ni Lucify doon. Getting the bounty rune and surviving that potential death. Not enough damage coming in from the Rubik and the... from the Nyx Assassin and the Rasta. Magkadikit kasi sila eh. Yung mahirap, nagdikit sila masyado. Well, kasi masyado masikit kasi yung lugar na yun. So, for sure, may stun talaga sila, parang Asurai. Shouts nga pala dyan sa isa sa mga viewers natin, si Fekermin. Isa sa yan sa manonood ng stream ko. Fekermin, oo. Saka nga pala, Zotac ka pala pinapanood natin ngayon. Alam mo ba sino ang... Oh my G! Alam mo ba sino ang brand ambassadress ng Zotac? Shout out to the brand ambassadress of Zotac, Miss Josette Swan. Le Josette. Shout out to our picture. Sinad ko yung picture namin eh. Talaga? Nireplayan ka ba? Oo. Oh, nice. Guys, kung hindi nyo kilala si Josette Swan, kung sino man si Josette Swan, i-search nyo na hindi magagalit sa amin ng Zotac kasi siya ang... brand ambassadress ng Zotac. So guys, check it out. J-O-S-S-E-T-T-E Swan. We've actually met at ESGS 2017. Yes. Kasama niya, yung kailangan din natin i-shout out. Sino? Si Miss Kang Dupet. Na inasis si Miss Josette Swan. Ang bait talaga ni Kang sobra. Shout out Miss Kang Dupet. Pero eto mga kaibigan, in the top lane, the Abaddon goes down. Alam mo, yung Abaddon kasi, pag maaga-aga pa yung level, kayang-kaya patayin yan, kahit sabihin mo may apat apotic shield, pre. Iba rin eh. Pero ito, hinahabol si Mr. Ewe. So, nga, no, buti na lang nalaman mo Zotac to, nawala sa isip ko. Nawala din sa isip ko yun eh, pero, wala eh. Yan talaga, yan ang powers pag, yan ang ano, Asurai. Asurai. Naaalala niya. Pero eto mga kaibigan, agawan sila ngayon ng invisible dito, pare. Ayun, eto na. Oh, grabe naman si tropa natin. Alam yan. Huwag ka lang kasi, hindi ako gaya mo, floaty. Pero teka lang, naka-invi dito si Rastaman, pre, ha? Si Shadow Shaman, ayun pero na. Pero sa likuran, ha? We do have the Slithering Crush, mga kapag-spread dito si Yaha, pero hindi. Walang katakas-takas sa SG din. Wait, teka lang muna. Ah, hindi. Deny himself actually. Na-deny siya. Maganda ang deny dito ni tropa nating Slardar because dahil naka-poison si tropa nating Pak. Na-deny niya yung tropa natin. Ang maganda, ang mahirap kasi si Pak nagamit binate ni Shadow Shaman yung Illusory Orb bago siya nag-shackle para for sure na wala talagang takas yung Pak. Pero at least na-deny pa rin ng Slardar. Slardar might be in a bad spot. Lucify, makakatakas naman siya. Meron siyang sprint. He'll be able to sprint marathon away. Yeah, exactly. Marathon jutsu. Ang kuya ninyo. Meanwhile, medyo tamang sakpong farm bill yung mga tropa pips natin. Lamang ang Neon Esports ng tatlo, mga pre. Eto na, Terror Blade ang pwede magdala ng ulam dito. Pare, standing in the 29-5. Last hits in the nice. Tamo, malapit yan sa mid lane in the safe lane ng kabila. Bestie, lalaban yan. Yung si Nando, maganda din ang bigay ni Nando dito. Pero ayun lang, nahuli si Ewe sa baba. Si Terrorblade pa nakakuha na last. Ito din pala, man, dyan ang hindi natin na point out kanina. SGD, nakakuha sila ng isang Venomancer pati isang Terrorblade. Pag setup ng
ng Venom Wards ang Venom Answer dito. Plus, yung Illusion. Naka-Illusion plus naka-ano rin siya, Range Form, yung Metamorphosis. Metamorphosis. Napakabilis na Siege. Na Siege duo yan para sa SGD. So, kung makakanap sila ng opening dito, ang dali nila makakabasag ng tore. Tama ka dyan, parang Asurai. Pero teka lang, mukhang magkakaroon ng clash dito. Binablock si tropa nating Shadow Shaman. Get out of my base, ang sinasabi nila. Uy, kumakounter na onti. Pero Yamaguchi from the sidelines will lift up. The Shadow Shaman goes down, but here is our buck once again. The Rev Ball coming in from Airway, and they will be easy pickings for the side of Neon Esports. Makakabawi, makakaalis pala dito ang si ating Terrorblade. Pero that is a 2-for-nothing pickoff beautiful, in favor of Neon Esports. Beautiful execution coming in from Neon Esports. Ang ganda ng body block na ginawa doon nung Slardar laban sa Shadow Shaman, pre. At sobrang tindi rin ng ano, na mahusay ang paggamit dito ng reverse polarity ni tropan nating Mongosaur. Yun nga, diba? Sasabi natin, reverse polarity into that Dream Coil combination. Actually, sa side ng Neon Esports. Hindi ko na double check yun. Floaty, ano ba? Nung nag-Rev Ball ba si Magnus, nahuli niya rin ba na nag-TP yung ano? Hindi. Hindi tumama talaga. Isa lang tinamaan niya. Pero Gucci sayang pa rin. Mm-hmm. Kung baga nalagay na yung Dream Coil na reverse na bago nag-TP si Sanderford. Si Sanderford na yan si Terrorblade. Bakit nga ba ulit? Dati kasi Sander Marudo yung tawag natin sa skill niyang Sander. Ngayon, Sanderford na. Oh my God. Sander Marudo is dead. Sanderford is here. Ayan o, highlight mo nga direct. Pagka-highlight mo na skill. Sanderford! Ayos ba? Thank you, direct. Pero ayan na, medyo pre-farm sila dito, paring Asurai. 52-52. Actually, maganda ang bigay na kay tropa nating Nando dito. Standing with the 3-7. Pero tingnan mo, mas nangunguna ang Terrorblade in terms of net worth against the Puck. Not looking too bad kasi nung game 1, sobrang ipit na ipit ito si... Oo. Teka lang muna. Huli na naman yung Rasta. Oh, pero ganda ng Magic Smith. Ako po! Uy, grabe. May refall ba siya? Hindi. I think nakakulang. Dun ulit sa spot na yun, pre. Uy, bumablock. Deja vu. Illusory Orb just for the last hit and Neon Esports unstoppable sa kanilang paghanap ng pickoffs dito. Yun yung sinasabi natin 8 minutes in sa game pa lang natin, parang Asurai, the aggressiveness from na Neon Esports because of those pampabilis skills and yung burst damage nila, they have the pucks, they didn't crush Fade Bolt, kayang-kaya nila pumitas ng isa. At yun yung sinabi natin kanina, malambot ang Nyx Assassin at malambot ang Shadow Shaman. Venomancer, malambot din yan. Sobrang ang ganda lang ng zoning ng Venomancer. Pero once na malapitan yung Venomancer nung Slardar, tapos ang banga ng Venomancer. Maganda rin kasi pre pag opera, teka lang. Teka lang muna, si Sanderford dito. Nag-Sanderford. Nag-Sander activation siya. Metamorphosis, has back naman away. Grabe, sakit ng damage niya. Hindi siya makakatakas dito even while popping the bottle. And Sander, rather... Sander. The Terrorblade will not be denied. Hinatak siya papasok. Ako, hinatak si Sander. Naku, kumanta na dahil sa'yo. Grabe si Sanderford. Ibang klase, pre. Wow. Sanderford. Hinahanap ko nasaan ng ating life stealer. Ang life stealer, pumasok mga kaibigan doon sa isang crypt. Ay, naku, yung crypt pa na yun. Naku po, nahuli si, na yun. Si Mang Johnny, nahuli. Run. Oy, tumipi lang. Magandang TP mo lang. Ay! It's close. Uy, grabe naman yung Sonic Wave ni Ewe doon sa gilid. Pre, ibang klase din. Skewer in, nag-up. Yeah, ito yung sinasabi niya, respect my authority. Revol just to keep his opponent in his range. Hinampas siya ulit. And illusion nalang nitira dyan. Double kill for Ewe. Rhinoceros, thank you, Derek, sa item check. Veil of Discord for Mr. Yaha the Puck. Siya pa lang yung may siya pa lang actually yung merong ano dito, yung merong core item dito, pero Hand of Midas para kay tropa nating Nando. Mukhang gusto ata magpayaman. Gusto ko itong mga nagtatanong kay Nostre, Jang the Great. Nostre, may pag-asa ba ang iwanan ni Galgadot ang asawa niya para sa akin? Sabi ni Mubot, tara best GN. Pwede. Shoutout kay Galgadot. Shoutout kay Nostra. Kay Nostra. Lahat pwedeng mangyari. Alam ni Nostra lahat. Nostradamus, mga kaibigan. Pero tingnan natin dito. 10 minutes into the game, Neon Esports. Medyo lumalamang, mga kaibigan. Ang maganda pa dito sa kapag Venomancer mid lane ka, yung mga wards mo, pwede mong ilagay dun sa sides para makaiwas ka sa mga potential ganks. Oo. Kasi pag naspatan ng wards yung kalaban, bes, atakihin nila, makikita mo, pwede ka mag-back. Diyos me, okay, no. Oh, pero ano kayang nakuha? Ayun, kala nyo kayo lang, meron din kami. Bagong ano yan ng ops, no? Ha? Na pag
pag na sa spell steal ni Rubik, nakikita na ko na inaagaw niya. Hindi na kailangan ni manual check. Actually, nakikita na dati pa. Dati pa talaga? Oo, parang dati pa. Parang nagkakasaw before, hindi ko nahalata na nakikita natin kung ninanakaw ni Rubik eh. Pero nakikita dati pa. Talaga? Oo. Kung ano yung nananakaw ni Rubik. Kala mo, Ops Production. Oh, hindi kasi lumalabas sa gilid. Alam ko makikita din sa skills niya, pero hindi dun sa ano. Sa gilid. Oh, nakikita na dati pa, ina-announce pre. Talaga? Oh, ina-announce. Okay, okay. Ina-announce. Tagal na tao din nagkakasman din. It's okay. Chill lang. It's okay, baby. Oh, pero eto mga kaibigan. Ito ba okay talaga? Kasi mukhang SGA. Kakagatin yung isda. Gutom. Masarap ang isda. Ayun. Naku. Ito pa si Sander, nakikipag-auto attack sa and easy kill. Easy peasy. Para kay peasy. Easy peasy to peasy, mga kaibigan. Getting the kill in the top lane. Managing to kill that Slardar. Meanwhile, in the mid lane, nagagawan pa ng farm, paring Asurai. Si tropa natin nga pa. Eto na. Kalimutan pa natin isama si ano? Shadow Shaman. Shadow Shaman. With the pushing potential of the Serpent Ward, samahan mo pa ng mga metamorphosis ni tropa nating Sanderford. Paano mo huhulihin yan, paring Asurai? Well, wala akong sagot para sa tanong na yan. For now, in esports, they do have the pick comp. Ayun ang kailangan nilang gamitin ngayon. Yeah, and alam mo, mahihirapan sila dito ha. Kasi yung mga wards na yan, totoo ba to? The hunt is on? The hunt is on! Totoo to? Totoo to? Alam ko, totoo to. Naka-veil of Discord siya. Gusto ba talaga nila? Naka-veil of Discord. Oh! You're sorry sa kabila. Hindi niya narinig sa veil of Discord, mga kaibigan. Diyos mio, Ginoo, nabuhay pa ang tropa nating si Terror Blade. Pero parang Asurai, mahirapan sila dito sa Serpent Ward, ah. Oo. Kasi yung Serpent Ward, laging 2 hits yan, pre. And walang long range right clicker itong Neon Esports. Meron lang sila si tropa nating Nando. So hindi nila agad makiklear itong Serpent Wards. Kasi laging 2 hits yan kahit gano'n pakalakas yung damage mo. So mas okay yan kung mas mabilis no normal yung hero mo. Pero paano makakalapit dun yung Lifestealer agad kung i-hold siya? So, hindi nila agad machuchugi yung mga Serpent Wards na yun. Samahan mo pa nitong mga Plague Wards. Alam mo, lahat na ng Wards nandito. Ang isa pa natin hindi na nasasabi is ano rin eh. Yung Serpent Wards na yan, pwede mong ilapag yan, tas iwanan na lang. Meaning na, kung kasi di ba nakita niyo before yung strats, I believe, sino nga ba yun? Happy Feet ata ba yun? Kasama pa. Basta nakikita before, na ang mangyayari is, yung Serpent Wards, ibabagsak lang nila sa isang area. Oo. Tapos iiwanan nila, tapos mag-upus sila sa kabila. Oo. Blackpink, Serpent Wards in your area. Ganun yung mangyayari doon, pre. Oo, kumbaga, iiwanan nila, papupush na lang nila yun. Oo. Dating strat pa naman kasi talaga yun eh. Napaka old school strat. Old school strat talaga yan, mga kaibigan. Yeah, but, meanwhile, you know, yun naman yung parang old school strat na tried and tested. Oo. Too good to be true. Hindi too good to be true. Pero meanwhile, in the bottom lane, free farm si tropa nating Nandong Putik, pare. Alam mo si Nando, isa yan sa mga naging representative ng Pilipinas sa TI7. Sadly enough, umalis siya ng execration and pumunta siya sa Neon Esports. Pero, you know, newer ventures, new experiences. It's okay, it's okay. Oo. But still, alam natin na known si Mr. Nando sa mga pasabog plays and Mr. Bimbo sa Pilipinas. So tingnan natin kung sasabog siya dito sa Neon Esports. Pero eto, grabe, eto yun, no. Binigay na kay Nando lahat, oh. Yun din dahil pala, sa'yo, nasa kanya na lahat. Ganda din pala na pumili sila ng isang Magnus na aside sa, syempre, yung kanyang clashing potential, yung pag-empower niya sa teammates, sasabi mo na malakas, yeah. Yeah, binibigyan din ng cleave si Nando, kaya faster farm. Yep. This is actually allowing Nando to out-farm yung, ano, everyone, yung yeah. TB. Yeah. Na kanina, mas mataas ang network kaysa sa kanya. Tsaka kung papansinin mo, pare, naka Hand of Midas siya. So, mas makakapag-farm siya na matindi. Tignan mo, malapit na siya sa kanyang, ano, sa kanyang Mithril Hammer. Parang, lagpas 1-6, mga 1-3 na lang, may Mithril Hammer na siya. So, I think that's good. This is a good start for Mr. Nandong Tech. Po, 15 minutes, ang bilis niya na. May dash, tapos 1-3 na lang, ano ka na. Tawag dito, deso ka na. Pwede na sila gumank ng gumank. Kaya tingnan mo. Dahil alam nilang medyo lamang sila, they will force the clash in the mid lane. Ang talino ngayon ang ginagawa ng Neon Esports. They're just using the ayun na. The own Serpent Wards. Teka lang muna, nakakuha tayo ngayon ng isang skewer. Abaddon's gotta back away. Pero Lesori Orb,
daw lang katakas-takas, hindi niya na-activate. Actually, no, na-activate niya ultimate niya, but he still did go down. Wala pa rin, hindi naman kasi yung ultimate kasi ng Abba dun, no, hindi naman yun ganun katagal pag level 1. Pag level 2 mo pa yun mararamdaman, pre. Mm-hmm. So, ayun, mga kaibigan, the Abaddon will go down and that's a free tier 1 for the side of Neon Esports dito. Pero mukhang topside naman, nakabasag sila ng tier 2. Yep. And this is SGD showing yung kanilang ano, yung kanilang flexibility, yung kanilang versatility sa kanilang composition. Kahit man hindi sila mag full blown out team fight. Yeah. Since Neon Esports has to do that na mag pick off. Mag pick off sila ng 5 man or at least 4 man. So SGD can go for the split push. The split push technique. Uh-oh. The pressure cooker technique. And then meanwhile, item check, 3 daggers up for the side of Neon Esports. Slardar Puck and the Mongosaur. Naku pare, maka-expect tayo ngayon ng isang mga explosive Puck and Mongosaur combination dito. Yep, dahil sa dagger na yan. Meanwhile, Neon also taking an objective. Roshan sila dito, mga kaibigan. At mukhang hindi i-contest to, pareng Asuray. Hindi alam ng ano ng SGD. You could see nasa bottom lane ng ibang members nila. That being the Rasta, the Xanderford. The Xanderford, oh. Oh, and they'll get the bottom tier 2 for the Aegis of Immortal. I feel that that's a better choice for me also. Pero Neon Esports, I think, still get the better out of this trade. But still, SGD, at least meron silang consolation prize. Well, kasi if ever man lamang kayo sa mga farm, ganyan, alam kasi ng SGD na they don't need to force clash. They don't, kumbaga, tamang ano lang sila, tiis pogi technique. Wag natin i-force ang laban. Alam natin mas lamang sila sa item, meron silang mga daggers. Why not go for the push? Which is, ganun naman talaga gawa ang Dota. Exactly. Go for the push, then maghintay ng items. Alam nila na malakas ang Neon Esports pag nag 5-on-5 team fight. Yeah, pinapakita na sa atin ni Floaty ang ating net worth ngayon in experience as well as gold. Ang taas ng advantage kayo ng Neon Esports, almost 5,000 for the net worth, and for the XP naman, tumatagang ewan ko, di ko maalala yung word na yon, pero ayun. Easy pick-off. Si Venomancer. Yan ang sinasabi natin pick-off potential nila. Yeah. Pero ngayon, makakapag-back away na ating Lifestealer. No stun from SGD. Pre, naka-desolator na yung Lifestealer. Tapos naka-Aegis pa siya. Naka-Armlet of Mordigan pa siya. 18 minutes. Chong, ang yaman yan. That mataas yan, mga kaibigan. Pero, kung titingnan natin ng network, direct patingin ng Terror Blade. Ayun. Mukhang umahabol dahil malapit na siya sa kanyang Mantalicious Papa. Ayun, nakakasabi ko lang. Mantalicious Papa Ball, Dragon Lance, Power Threads, Ring of Aquila for Mr. Terror Blade. Lalaban sila dito. Problema kasi dito, ubos yung ano eh. Yung illusion yan mamaya, pre. Oo. Dahil sa Empower eh. Maganda, mahirap kasi pag naglalaro kayo, no? Tapos may kalabang ang illusion, tapos right clicker ka. May chance ang hindi mo alam kung sino yung right-clickin mo. So, kapag meron kang clip, kahit sino na right-clickin mo, pwede. Pero ito, Neon, Smoke, Shane Smokers. Nakahanap sila ng pick-off dito. Nakahanap sila ng pick-off, mga kaibigan. Mongosaur, ano to ha, utility Mongosaur yung gagawin niya. First up yung next item niya, pre ha. No fear jutsu. Pero ito, mukhang mag-set up ng wards dito. Ay, hindi. Sige, wala. Pakto, mahanap siya ng next assassin sa kanyang jungle. Makikita. Sinastalk ngayon si Yaha. This might be a follow-up for SGD. Pero kung titingnan natin ngayon, Yung ibon. Birdie. Oh no. Birdie, oh, may laman. Dalawang clarity. Pak! Pwede na. No items though. It's okay, pwede na, 300 pa din yun. Pero meanwhile, in the mid lane, tinan mo naman, tinatabi niya rin yung wards niya dun sa wards nung Rasta. Sabi niya, kala mo ikaw lang may wards. Meron din ako wards. O yun, nakuha mga kaibigan yung Apotic Shield. Apotic Shield yun nakuha. Ah, sayang. Pero yes, okay lang. It's okay. Makikipag-trade ang Neon Esports for a mid-tier 1 sa bottom tier 2. Not too bad for them. Okay naman na. Medyo patience. Patience is a virtue yung laban natin ngayon. Asuray, medyo walang nagaganap na matinding bakbakan. Tamang swag lang. Tamang ano lang. Easy-easy. Isip tore-tore lang. Tapos mamaya tayo magka-clash. Mahirap dito kasi pag nagka-item yung Abaddon, pre. Diyos me, yung Ginoo. Huwag nyong mag-item, lalo na Aghanim. Diyos ko, Lord. Pero ayun, mga kaibigan. Ang pagkakalun na to eh. Napanood ko na to, pre. Protect the Terror Blade. We win. Ganun ang gagawin ng SG.
Ito din pala yung maganda. Siguro merong mas micromanagement ang kailangan ng esports, pero kung titignan natin, kung walang yung Terrorblade kasi, di ba pa nag-sunder siya, makakukuha niya yung HP ng kalaban, di ba? Oo. Pero, since meron tayong Rubik ngayon sa side ng Neon Esports, pag nahuli niya yung, pag nanakaw niya yung sunder ng, ano, Terrorblade. Ng Terrorblade, at low HP siya, pwede niyang ibalik sa Terrorblade yung low HP niya. Pwede, pero kasi, pero sobrang ano nun, micromanagement. Ang ano kasi, ang mangyayari, if you're against a Rubik, kapag nag-skill ka ng isang matinding skill, dapat aware ka na mag-skill ka na ng panibagong skill. And usually, lahat ng nagte-Terrorblade, pagka-sunder nila, yeah, either naglalagay na sila kagad ng illusion, tapos nag-ano na sila, may metamorphosis na sila kagad, tapos nag-first skill na sila kagad. Pero syempre naman, I mean, si Psycho lang parang, that's a very, parang isipin mo, sobrang liit ng window chance, nun. Pero pag nagawa, at least sobrang solid. That's a part counter sa Terrorblade. Syempre, on the bigger picture naman, ang feel ko magiging pure counter nila dito sa SGD, lalo na sa Terrorblade, medyo nakakatakot sa late game, diba? Is I feel, yun ang sinabi mo kanina, yung Magnus na mag-rev pull into the Dream Coil. Dream Coil, tapos may illusion tanggal dahil sa clip. Actually, nangyari na yun, pre, yung nanakaw yung Sander. I think that was, sino yun? Taga Mineski yun si Jabs. Nanakaw niya yung Sander ni Jabs sa Roshan. Tapos nabaliktad nila yung laban. Pero ang maganda dito kasi, ako, kapag lamang ang na-X dito sa item kay ano, kay tropa nating Thunderpoint, kay Terrorblade, kahit na pulado siya, ma-sunder niya si Lifestealer, la-lifestealin lang ni Lifestealer yung buhay, babalik lang din, wala lang din yung sunder. Kaya kailangan dito ni tropa nating Terrorblade yung right items bago sila pumasok sa clash. So, mga katanong pala guys, kung anong schedule or anong next match after nito, wala na po. Bukas na po ulit ang ating next match. Bukas na. Ano yan? Simultaneous casting po yan, guys. We have, again, ito nga pong Zota Cup Premier Dota 2 and yung Beyond the Summit kinabukasan. The Summit 8, if I'm not mistaken, nasabi kanina na ni Kuya D. Salamat ka pala kay Champy 101 na tumataging ting pala ang pag-pronounce pala doon, Manjin. Tumataging ting. Ano ulit ibig sabihin ng tumataging ting? Umaapaw or overwhelming. Para overwhelming. Ganun. Napakataas. Yun. Shout out sa inyo, mga kaibigan. Mag-dinner na kayo. Sino pala doon nanalo kanina sa ETG versus EXEC? EXEC. Ilan? 2-1. 2-1. Okay. Thank you. 2-1 execration. So, time out. Ba't tayo nakapost? Kasi hindi tayo nakago. Tama. Exactly. Sorry, wait lang daw, sabi ni Lucify. Chill dogs lang, shoutout sa inyo dyan, sa lahat na nagpapa-shoutout sa ating stream. Shoutout sa ating 600 million viewers online. What is good? What's up? Good evening. Yes, kami po nga ang inyong casters. My name is Asarai. With a 3, with an E. Yeah, sobrang old school na yun, Asarai with an I. Yeah. Oy, eto pre, kaya for the pack, mga kaibigan. Interestingly, meron na siyang Veil of Discord. Meron pa siyang kaya pre na nagbibigay ng 10% spell amp. So, kumbaga, ilan yung spell amp nung Veil of Discord direct? Patingin nga. Blah blah blah. 25. Ay? 25% tama. Hindi, magic resistance yun eh. Blast resistance enemies magic tama. 25%. Oo nga. So, 25% plus 10%. 25%. Nando. Sakit ng buhay. Popping the Aegis. Nawala ang Aegis niya, mga kaibigan. Tingnan natin dito. Magugo pa ba? I don't think they want to. Hindi nila they don't want it. Hindi nila alam kung nasa ibang members ng Neon eh. Yep, mukhang ayaw na nila. Tama ka dyan, pareng Asurai. Pero bago to, ngayon ko lang nakita yung Kaya build for Pac. Kumbaga, gusto niya talaga ng burst me down, baby. At alam mo, nagbibigay din yun ng intelligence. Ibig sabihin, mas masakit din yung right click niya dito, mga kaibigan. Meanwhile, nagkaroon ng isang matinding clash dito, naglagay ng wards ang kuya ninyo habang maraming mga illusion dito si Mr. Terrorblade. Wala pang nagaganap na reverse polarity, mga pre, nagkakabulan pa lang, zoom out ang ating camera, illusory orb, lumabas, ang pack na huli, apat will go down. And, apat ang nawala sa SG Dragons paring Asurai. No escape, no surrender, no mercy. Yan ang pinapakita ngayon ng Neon Esports. They've done this kanina and they will do it again. Deja vu ang ating nakikita ngayon. Best ganito, Manji. Ganito rin yung laban kanina, parang Asurai. No? Medyo lamang lang ata sa galawang Neon Esports. Eh. Pero ano kasi dito, parang halos wala ding gamit si DJ. Eh. Laging napapatay ang Abaddon kagad.
which actually bira natin makita, Ando of Midas, nahirapan yung Aba dun sa offlane. Nahirapan siya sa offlane eh, di ba? Kung pansinin mo. Oo. Hindi rin siya makakapalm dahil may buyback penalty. Pero, I mean, siguro ito na yung nakikita natin eh. Lahat ng members ngayon ng SGD, siguro aside sa Terrorblade, parang yung terminology na yung cannon fodder, na sila yung parang... Ano ibig sabihin nun? Sila yung ngunguyain ng Neon Esports habang si Terrorblade ang magiging full damage. So parang basically sabi mo na nga, protect the carry dito. Bibigay nila lahat ng support nila. And at the same time, meron din silang skills na pang-push. Pero oo. Kung palagan sa palagan, kung na-right-click sa right-click, feel ko mas mananalo dito ang Neon Esports. Yeah, mananalo kasi may empower, bestie. Tsaka yung pack, masakit ang right-click ng pack kaya hindi nyo ba natatanong. Dahil lalo na kaya nga siya nilagyan ng rapid fire. Kasi sakit ng right click niyan kapag nagkaroon siya ng ano. Ayun o, Makati yan, bes. Nabagal nga lang siya right click. Pero, Makati pa rin. E-home, naririnig mo. Ayun o, halos parehas ang sila nung ano. Terrorblade ng right click. Mabagal lang talaga. Mahina, maliit lang ang agility ng back pero sobrang laki ng right click niya. At ayun. Wala pa pong Pasko. Pero nagsisilab. Bukasan na tayo ng mga, ano, surprises. Surprise, surprise. Smiyo, Ginoo, mga kaibigan. Nagkatanong sa'yo, Manjin, si Vitor 300. Nanonood ano ba si Crash? Hindi ko nga alam, eh. PM mo nga. Sino ba si Crash? Si Miss Kang Dupit. Alam nyo, guys, pag meron kayong Crash, tapos gusto nyo pa shoutout sa stream, sabihin nyo kung ano pangalan. Oh, pero eto, mga kaibigan niya, Maguchi! Tatakbo ka si Maguchi. Nice one. Naka-actually, naka-sideception lang ng kanyang... Dagger nila. Tignan mo, napaton. Side dagger ang tawag natin. Tumaton-ton-ton pa si tropa nating Rubik's Cube, Yamaguchi, mga pre. You can see overflowing confidence ngayon ang Neon Esports. Meron pang mga BM moves tayong nakikita. Oo, tingnan natin mga kaibigan. Medyo, actually, kulong na sa mapa yung tropa natin sa mga SG Dragons, Azorai, eh, no? Hindi na sila makalagbas, eh. Pinakuha pa yung stock. Wala na silang makuhaan. Yan ang, oh, tingnan mo, nag-nice pa si Yaha. Nag-nice pa tala, iba talaga. Yan ang ano, alam mo ano eh. Kung nakuha mo yung stock ng kalaban, sarap sa feeling yan, sa kalaban naman, hindi. Sayang yung pinaghirapan ng support. Kumbaga, ang dami niyang ininvest na oras doon, hintay-hintay ng 55 seconds kada minuto para lang makuha yung stock, tapos kukunin lang ng kalaban. Para kang nanakawan ng tuition. Diyos mo yung Ginoo. Nakawa ka naman ng tuition? Hindi pa. Pero alam mo, mahirap manakawan ng tuition. Oo naman, syempre, pinaghirapan ng... Pinaghirapan ng magulang mo yun eh. Kaya sa inyo mga nag-aaral, mag-aaral kayo ng mabuti at i-balance nyo ang pag-aaral sa paglalaro. Pero tingnan natin mga kaibigan, Sander Marudo, once again, ayun pa, mahirap po. Kapag na-corrosive ice ka kasi, malalaman. Kung sino yung totoo? Kung sino ang tunay. Tunay na patunay, mga pre. Diyos mio, Ginoo. Nagre-re-engage ba sila? Nope, for now. Neon Esports, I kind of like this from them, na hindi sila nag-overcommit sa mga teamfights. Alam nila na nasa kanila yung match ngayon. And ang strat na nila is kind of a little bit yung sasama natin by the book na... By the book na wala na masyadong asim. Oo. Wag lang kayo mag-asim. Kunin nyo lahat ng pwedeng makuha dito ng SG. Oo. And get the Aegis just to make sure na matatapos nyo ang mga fights na hindi kayo nalulugi. Pero ayun, nakita mo, pinade bolt sa mukha. At kasi makikita mo, Linkin Park na si tropa nating pack dito, mga kaibigan. Here I am, e-home! Ayun, tapos. Grabe. Dominating, bestie. At malapit na siya sa kanyang level 25. Makikita natin yung ano... Yung rapid fire pack. Floaty question lang. Yung itemization ba ng pack na to, mas ano siya? Mas mura siya kaysa sa dating itemization. Dahil sa kaya, mura yung kaya eh. Mas mura no? Oo. Mura yung kaya. So, ito yung fast optimal build ngayon para sa yeah. Actually sa yung kasi nahalata ko lang mas mabilis ngayon yung nagpag-build niya ng items effort, parang 15k pa lang siya ata ngayon eh. Actually yung kaya, maganda siya sa early game para sa mga in-type heroes. Parang nga siyang Sangge. Actually Sangge niya siya, Sangge siya tsaka si Yasha. Yung Yasha pang Agi, yung Sangge pang strength. Yung kaya pang int. So anytime baka makakita tayo na Sangge and Yasha and Kaya. Baka tinawag na kaya kasi kaya din ng int na magkaroon ng ganyang weapon. Kayang-kaya talaga. O di ba? Yun tayo sa Tama naman. Tama nga. Pasok naman, ayos ba? Ayos ba mga sir? Yapi. So ayun mga kaibigan. So doon nila makakita Pinoy math. 2 plus 2.
plus 4 is 4. Anyari sa minus inyo? Minus 1 is 3. Quit, quit. 1 plus 1, Magellan. 2 plus 2, Lapu-Lapu. Anyari sa inyo? Ano nangyari sa inyo, boy? Tagal-tagal na no, 3 plus 3. Di, 2 plus 2 is 4. Oh. Minus 1 is 3 quick maths. Oh, di ba? 3 no, plus 3. Di ba alam yung kanta na yun? Hindi ko alam. Maths not hot? Ah, hindi ko alam. Ang alam ko lang, ang alam ko lang, 3 plus 3. 3 plus 3. Hindi ka na in sa mga bagets ngayon? Hindi ko alam. Christmas 3. Yun yun. 4 plus 4. Ano yung 4 plus 4? Ezalor. Pwede, pwede, pwede. Plus 4 plus 4 ata, F4 eh. Pero tingnan natin dito mga kaibigan, nakapasok na sa Grab. Grab Slar. Si tropa nating, ano, Naix. Tropa nating Life Stealer, nakapasok kay Grab Slar, mga kaibigan. He looking for them picks. Ulala. Oy! Nabaliw! Pero meron siyang dash. Uy! Naku po, hataw nation. Hataw, huwag ka matakot. Uy, ref ball. The scolarity, uy, grabe, ubus. Wala nang nagawa. Oh, sige. Skewer pa more. Sige, puno. Ah, kahit puno buhay. Labanan na natin. Puno buhay. Ayun, tapos. Wasak. Kailangan pa ba i-memorize yun, paring Asuray? Grabe. Ilang kalmot lang, mga kaibigan. Si Shadow Shaman at Nyx Assassin. Sabi ni Leki, parang gusto ko mag-life stealer mamaya. Support si Manjin. Parang ganun yung sinabi ni Leki. Ah. Diyos ko, Lord. Isa pala sa mga sponsors natin ngayon ng Gambias. Shoutouts nga pala dyan sa Gambias. Ay, oo, yung from headset the, mo yun ah. From the gods. Yan yung ano. Shoutout. Yung mga pangalan ng gaming gear nila, puro pangalan ng mga gods. Greek gods and goddesses. So, mga shoutout sa Hephaestus, Zeus. Shoutout sa Zotac. At syempre kay Zotac Ambassadress, Miss Josette Swan. Shoutouts to you, Miss Josette Swan. Kilala mo na ba yun, Floaty? Alam ko kilala mo na. Kilala ni Floaty. Bago natin makilala si Josette Swan, si Floaty kilala na agad yan. Dapat nga hindi na Floaty siya eh. Flo-J na. Matik yan. Baka Wolf yan. Ano na ni Wolf lahat? Flo-J Swan. At syempre sa sumama kay Miss Josette Swan sa ESGS. Pero ha? Ay sorry. Ah, may namatay. Asuray kasi. Pero teka lang mga kaibigan, T3 Tower kinukuha na ngayon ng Neon. For ages though. Op, tingnan natin dito. Walang pakialam si Nando, bis. Walang makapatay ngayon kay Nando. Ayaw pumasok. Walang pakialam sa nararamdaman. Easy. Oo. May ages pa ba 'yun? Meron. Alam ko may ages yun, sir. Diyos ko, Lord. So, maraming katanong pala dyan kung nasaan makikita ang ating brackets. Guys, you can just check out the sites. Pero teka lang, pare, nagkakaroon ng clash dito. Mukhang huli nila dito si Miss Vendetta, boy. Wala pa? Dream Coil? Illusory Orb, pero nakahuli ng Dream Coil. And like you said, dito sa two members, humahataw. Thunder was actually activated by Nano. There is the Venno. Medyo maasim to, ha? Medyo maasim. Naku, nag-asim ang Neon, mga kaibigan. Okay, Puminoy. Mga taas ba? Hindi. Puminoy, mga sakit. Kaibigan. Hey! Rev Pol? Reverse polarity. Hindi, wala pa rin. Pagtakas lang. Buhay pa rin talaga. Pero ayun. Mamba out for Mr. Neon. Pero mag-aaboy sila dito. Habulan Jutsu and they're running outside. May nanakaw. Ano ang nanakaw, Direk? Ay, na... Oy! Sander ba yun? Ay, hindi. Metamorph. Sander nga! Sabi ko na nga ba? So it's going to be Sanderford versus Sanderford, mga kaibigan. Ibang klase din yung Rubik's Cube natin. Nakanakaw ng Sander, mga kaibigan. Kanina niya pa ginamit yun, di ba? Yapi. Hindi siya nag-ano. That was interesting. Ano yun? Nagpapababa na ng buhay, pre. Sabi niya, may Sander ako. May keso pa ako. Maganda ang bigay dito kay tropa nating ano. Kay tropa nating Rubik's Cube, mga kaibigan. Makakakita ba tayo pre ng ano? Ng Dagger In, Sander, Fade Bolt. Oo, yung isa magsasander. Sanderan sila. Sanderception. Pagka-sander nung isa, sander siya, sanderan. Sandals, mga kaibigan. Bakit may Trinity Force na lalabas sa 7.08 patch? Hindi, yun yung sangge. Delayed kasi yung ano natin. Yung stream natin. Hindi, binabasa ko naman yung ano. Yung Trinity Force, ano, parang yun yung gusto niya sabihing sangge niya siya in kaya. Ah, okay. Kasi na... Sorry, galing ano eh. It's okay. Chill ka lang.
ibang item ang supportado. Supportado natin ang lahat ng esports. Oh, sino mo pre, nagpapula na yung si Yamaguchi oh. Ayan, may nakakaintindi sa chat. Ayos ba? Yung tunas to. Oh, ayos ba? Oo. Hindi ko kasi alam nun eh. Pakinggan mo mamaya, paparinig ko sa'yo. Okay. Pero tingnan, ito na, break na tayo, magagalit na si Wolf eh. May mamamatay na daw ulit. May mamamatay na ulit. Pero tingnan mo, spolado dito si ano, Rubik's. Sinasadya! Oh, Sander Marudo! Grabe yun, boy. Tingnan mo naman. Nang-aasar lang. Sa lahat ba naman na makukuha mo, Sander? Rapsy. Mga kaibigan. Meanwhile, si Grabslar. Lucify. Si Grabslar dito, mga kaibigan. Wala na silang pwede makuha ang other objectives outside. Wala na talaga. Kung baga, kailangan na talaga nila basagin. Alam mo kasi yung nangyari sa ano yun? Kanina? Puminoy si. Nakipag-clash dun sa tier 4. Iba din eh. Siyempre. Hindi, ano yan? Yan ang bugso ng damdamin. Bugso ng damdamin. Pag naramdaman mo na yung momentum, pag nandyan na yung yung pakiramdam na yun, manjin, hindi ka titigil. Oo. Yung sinisigaw ng puso mo, gagawin mo kaysa sa sinasabi ng utak. Tama naman. Kaya, Wolf, sabihin mo na sa kanya. Diba, Asuray? Oo. Ganun yun. Pag meron kayong gusto sabihin sa isang tao, sabihin nyo na kagad. Bago pa mawala ang lahat. Bago pa mawahuli ang lahat. Oo. Binigyan ka na nga ng pagkakataon eh. Nakikipag-sweet talk na nga sa'yo. Sa social media pa. Ayaw mo. Naku, huwag mong bumukingin. Ay, sorry. Di ba na nalikilan ako, sino pala yung titukoy namin. Pero alam mo, maganda kasi dito, pre. Kung kanina hindi puminoy yung neon, piling kong basag yung rocks dun eh. May ages pa yung ano dun eh. Yung life stealer dun. Kumbaga, ginawa nilang pub games yung SG Dragons eh. Sinugod nila hanggang tier 4. Oh well, sayang. Kasi medyo pabasag na half-health na yung ano dun eh. Yung Minirax kanina. Pwede basagin ni Naix. Wala namang ginagawa siya na Terror Blade. Nakatayo lang. Pero wala eh. Bugso ng damdamin is real. Build it up na ang Dragon's Dragonlance. Oy! Nawala yung ano, Eagle Song tsaka yung ano pre. Nahuli nila? Oo, yung Eagle Song tsaka yung ano, yung Talisman of Invasion. Nako, ilang minutes ba yun? 2? 3? Matagal yun. 3 minutes? 3 minutes boy, ilang seconds yun? Tatlong 60 seconds. Eh, sabi ko pa lang, yung items ng ating Terrorblade ngayon, nakahanap pa lang siya eh. Scuddy. Oo, Scuddy saka Hurricane Pike or Dragon Slash. Hindi, ano, Quarter Stops. Ay, Hurricane Pike. Ay, Dragon Lance. Dragon Lancers. Diyos ko Lord, na-negate pa yung butterfly feeling so ay dito ni tropa nating Terrorblade. Blade. Siya na nga lang ang pag-asa ng bayan. At saka pre, tanda, yung level 25 na kinuha ni Pac. Wala pa siyang buyback. Yung level 25 na kinuha ni Pac, pre, hindi niya kinuha yung rapid fire. Kinuha niya yung 420. 420 ba yun? Direko 120. 420 bes. Oo, yung 420 gold per minute. So ibig sabihin yan, lagi nang may buyback yan. Huwag ka na umasa mawala ng buyback yan si Pac. At ayun mga kaibigan, basag na ang tier 3 in the mid lane. There's a very good opening ngayon for Neon Esports. Sa baba. Split push na ngayon ng Neon. Grabe, cooking. Gamit yung mga plague words, pre. Trying to split up dito sa SGD. Titingnan nila kung medyo masasay ko dito ang SGD. Kung mag-force ba sila na mag-isa lang sila or hindi committed ang kanilang engagement sa Neon Esports. Play guards lang ang puhunan dito ng Neon, mga kaibigan. At tingnan natin dito, stun! Simula na? Nagkakasimula na. Oh, that is the ripfall for the Aegis coming in from the Magnus. Look at the damage from Yamaguchi. Naku, nahuli nila. Agad ang ating Terrorblade and that is it. GG! Well played! Alam na Neon Esports na walang pambaiba kang ating Terrorblade kasi nahuli nila. Yung Butterfly. Butterfly. Diyos mio, Gino.